At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Kasabihan, dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Baga apo, kumusta na kayo? Heto na naman ang Lola Sela ninyo at magkukwento na naman sa inyo. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa kasabihan ng mga sinaunang tao. Kasabihan na lagi nating tinatanong, ngunit walang katiyakang sagot sa atin. Ang kwento natin ay tumutukoy sa mga pamahiin sa mga pakikipag-isang dibdib. Mga apo, dyan lang kayo. At narito na ang aking kwento. Ay, Pepe, sabi ni Ruby sa sulat niya, darating na raw siya sa buwan na ito. At plano na raw nilang magpakasal ng nobyo niya. Ay nako, Pepe, pakikipag-asawa na yung anak natin. Ay, ang ibig mong sabihin, Saling, magpapakasal na sila ni Quintin? Eh, kargador si Quintin sa palengke at lagi mong nakakasama. Wala man lang siyang nababanggit sa'yo tungkol dyan. Ay, papaano naman niya sasabihin kung hindi ko naman tinatanong? Masikrito rin pala ang lalaking yun, no? May usapan na pala sila ni Ruby. Hindi natin alam. Eh, bukas, tanungin bukas siya kung kailan siya mamamanhikan. Oo, talagang tatanungin ko. Eh, dapat, pagdating ng anak natin, mamamanhikan na sila kaagad. May dapat lang. Eh, sana lahat ng hihiligin natin ay may bibigay nila. Eh, kung hindi, baka hindi ako papayag na makasal sila ng anak natin. Eh, sobra ka naman, Pepe. Huwag na tayong humingi ng malaking halaga. Baka hindi nila kayang ibigay. Eh, yung simple lang, para madaling pag-usapan ang kasal nila. Ay, Quintin, halika nga sandali. May pag-uusapan tayo. Importante ito. Sa bagay, wala ka namang ginagawa. Anong sasabihin niyo po sa akin, Aling Saling? Anong Aling Saling ka dyan? Inay Saling ka muna, Lintik. Bakit o? Hoy, ikaw tawa. Masikreto ka rin pala, no? Lagi tayong nakakapag-usap dito sa palengke. Hindi mo man lang nababanggit sa akin na may plano na pala kayo ni Ruben na magpakasal. Magpakasal? Aling Saling naman. Binibiro na naman ako eh. Hindi kita binibiro. Nagmama ang maangan ka pa dyan. Nandiyakan kita dyan eh. Kuhan, wala po kaming usapan na magpakasal ni Rabi, Aling Saling. Ang totoo po niya ni 7 sulat ko na po ang pinadala ko sa kanya. Ang hindi pa niya sinasagot. Baka ako nakalimutan na niya ako ni Rabi. Ha? Eh pero nasabi niya sa sulat niya na magpapakasal na sila ng nobyo niya. Ha? Ganun po ba? Pero sinong nobyo niya na sinasabi niya, Aling Saling? Sino? Eh,
Siyad mo rin, Ama, kapag naubos na ito, kuwalid tayo, ha? Ren, may problema ka ba? Ano pa di ako eh? Nadamay na, nagdasing sa'yo eh. May problema ka, ano? Okay, wala. Wala akong problema, sabi. Alam ko, may problema ka. Sabi mo sa akin, makamatulungan kita. Wala akong problema pa rin. Wala ako. Naisipan ko lang na mag-inuman tayo. At akong Ren, taya. Matagal na tayo magkaibigan. Alam natin kung may problemang bawat isa sa atin eh. Kaya sabihin mo na sa akin, kung ano yung problema mo, yung gumugulo sa isip. Wala akong problema, friend. Wala. Wala! Friend! Ano nangyari sa'yo? Nasisiraan ka yata ng bait eh. Alma, bakit ganitong naging kapalaran ko? Oh, what? Tingnan mo yan. Sabi ko na sa'yo, may problema ka. Eh, sabi mo sa akin, ako, gagawin ko ang lahat para matulungan kita. Ano ba yan? Sabi mo na. Sige. Sige, please. Sasabihin ko na sa'yo ang problema ko. Tungkol ito sa dumi ko eh. Ganito kasi yung friend. Makinig ka. Sige, makikinig ako sa'yo. Gusto mo sumandal ka dito sa dibdib ko. Mandal ka. Tama na yan, friend. Tama na. Itong pamasahe ko, Nule. Salamat, ha. Salamat din po, Aling Saling. Oh, Saling, ang aga mo yatang umuwi. Naubos na bang paninda mo? Eh, meron pa rin. Pero sinadya kong umuwi ng maagap kasi may sasabihin ako sa iyo. Ha? May sasabihin ka sa akin? Tungkol saan? Tungkol sa nabanggit ko sa iyo na sinabi ni Ruby sa sulat niya na plano na nila ng nobyo niya na magpakasal. Ah, oo. Nasabi mo ka sa akin. Eh, bakit ba? Ay, nakausap ko kasi si Kintin kanina at nabanggit ko rin sa kanya. Eh, alam mo, nabigla yung tao. Sabi niya, 7 sulat na raw niya palang hindi sinasagot ni Ruby. Ha? Ay, ganun ba? Eh, sino ang sinabi niyang nobyo niya sa sulat niya sa Leng? Sino? Wala naman siyang nabanggit na pangalan ng nobyo niya. Wala naman pala eh. Eh, kung ganun, basta ang sabi niya, plano na rin nilang magpakasal ng nobyo niya pagdating niya. Oo, pero palagay ko, hindi nga si Kintin ang nabanggit niya sa sulat. Iba, Pepe. Pero, sino? Sino ang lalaking niyo? Kuya, sino po ba ang pumapasada papunta sa San Matias? Ay ako, eh marami ka palang talamis. Tutulong na kitang magsakay sa tricycle. Eh tama, taga San Matias yung isang pasahero ko. Eh sige, akin na yung mga daladala mong gamit. Maraming salamat sa... Ha? Teka, Alma, ikaw ba yan? Ha? Ruby, ikaw nga, halika! Sakay ka na sa tricycle. Sabay na tayo. Oh, sige, Alma. Gustong-gusto ko nang makita sina inay at itay. Dumating ka na pala galing abroad? Oo, Alma. Sige pala. Kumusta na kayo dito?
Nagtitinda ka pa rin ba hanggang ngayon? Oo, Ruby. Buti ka pa nakapag-abroad. Alam mo, napakahirap ng buhay dito sa Pilipinas eh. Ah, sige, tayo na. Ah, Kuya Noli, paandarin mo ng tricycle mo. Ah, sige, tayo na. Dumating na siya. At sino naman kaya yung sinabi sa akin ni Quintin na ibang nobyo niya? Hindi yata kasama. Totoo kaya ang sinabi sa akin na magpapakasal sa ibang lalaki ang Ruby na to? Totoo kaya? Pepe, ay tingnan mo. May humintong tricycle sa tapat ng bahay. Ay, oo nga. Eh, sino kaya yung dumating? Si Alma yata na kaibigan ni Quintin yun ah. Inay! Itay! Tulog na ba kayo? Boses ni Ruby yun, Pepe. Ay, dumating ng anak natin. Dumating na siya. Oo nga. Ay, Ruby! Ruby! Halika, salubugin natin. Bilisan mo. Ay, anak. Ay, Ruby, anak, salamat at dumating ka na. Ay, kumusta naman ang biyahe mo? Mabuti naman po, inay. Oo nga pala. Pakitulungan na lang sila Alma at Quenoli na magpasok ng mga daliko. Ah, Alma, huwag ka munang umalis, ha? Bibigyan kita ng pasalubong. Sa ibang lalaki magpapakasal si Ruby. Sana nagbibiro lang si Aling Saleh. Pero kung tutuman yan, bakit nagawa sa akin ni Ruby na pagtaksilan ako? Quintin! Quintin! Si Alma, nandyan na. Ren! May ibabalita ko sa'yo. Pero ewan ko kung matutuwa ka o malulungkot ka. Ah? Bakit? Ano ba yung ibabalita mo, friend? Friend, alam mo ba? Dumating na si Ruby. Nandun na ngayon sa bahay nila. Ha? Friend, may kasama ba siyang lalaki na umuwi? Wala naman, friend. Nag-iisa lang na dumating. Nagkasabay nga kami kagabi. Gusto ko sanang tanungin kung sino yung lalaking plano niyang pakasalan. Pero, nag-alangan ako. Baka ka ako hindi naman totoo. Ganun ba, friend? Oo, ang mabuti pa, dalawin mo siya para magkausap kayong dalawa at maliwanagan mo ang lahat. Hindi kayo nakakahiya. Matagal na kaming walang komunikasyon eh. Hindi naman siguro nakakahiya, friend. Dahil magkasintahan naman kayo. Hindi naman kayo nag-break. Kaya dalawin mo na siya. E kung gusto mo, samahan kita. O ano, gusto mo? Oh, Ruby anak, ayan, kumain ka lang. Mga paborito mong pagkain ang niluto ko. Alam kong sabik na sabik ka nang makain ang mga ito, anak. Opo, ay, inay. Bihira lang akong makatikim nito doon sa abroad. Meron din ang mga ito. Kaya lang, mahal. Hmm. Kaya madalang akong makakain ito. Hmm. Ang sarap, inay, ah. Masarap lang pinagbait na niluto ko.
Ay, nasan si Itay? Kaninang madaling araw pa siya kumarera. Sayang daw ang kikitain niya. Marami pa namang pasahero ngayon na manggagaling sa lungsod. Ganun po ba, Inay? Malakas pa ba yung kabayo ni Itay? Oo naman. Malakas pa rin hanggang ngayon. Kaya lang yung kadesa medyo luma na. Kaya madalang siyang kumarera ngayon . Ganun ba? Di bale, bibigyan ko si Itay ng pangpaayos ng kalesa. At kung makakaya ko, pagawa na lang sila ng bago. Ay, wag na anak. Pwede pa naman yung kalesa. Kunting repair lang yon, okay na. Ganun ba, Inay? Sige, mamaya na lang tayo magkwentuhan. Lubos-lubusin ko na ang kumain ng mga inihanda ninyo. Ang sarap, Inay. Teka, nga pala, anak. May itatanong ako sa'yo. Ano yun, Inay? Yung tungkol sa sinabi mo sa sulat na magpapakasal na kayo ng nobyo mo. Totoo ba yan? Opo, Inay. Bakit? Ayaw niyo pa bang mag-asawa ako? Ayaw niyo pang magkaapo? Ay, hindi naman sa ayaw namin. Gustong-gusto na namin ng Itay mo, siyempre, para magkaroon na kami ng apo namin sa'yo. Pero, sino naman yung sinabi mong nobyo mo? Hindi ba si Quintet? Ha? Kwan? Opo, Inay, hindi siya. May nakilala kong doktor doon sa abroad. Niligawan niya ko. Sinagot ko naman siya. At siya ngayon ang nobyo ko. At usapan naming umuwi na kaming dalawa dito sa Pilipinas. At magpapakasal na sa lalong madaling panahon. Mabuti naman at nadalaw kayo sa bahay, Quintin, Alma. Quintin, may mahalaga kong sasabihin sa iyo. Quintin, Ruby, iwan ko muna kayong dalawa dito ha, para makapag-usap kayo ng masinsinan. Sige, Alma. Ruby, bakit ba hindi mo sinasagot ang mga sulat ko sa iyo? Quintin, patawarin mo ko. Mabuti pa. Kalimutan mo na ako. Pero bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Ano, Ruby? Wala kang kasalanan sa akin, Quintin. Alam ko kung gaano mo ako kamahal. Pero kailangan kong matupad ang pangarap ko. Pangarap na aangat ang kabuhayan namin. Alam mo naman kung bakit ako nag-abroad, di ba? Oo, pero may pangako tayo sa isa't isa na hindi magbabago ang pagmamahalan natin. Nagsumpaan pa tayo. Alam kong masasaktan ka. Pero tanggapin mo na lang. Patawad. Dahil may iba na akong nobyo. At darating siya at magpapakasal na kami. Bakit mo nagawa ito sa akin, Ruby? Bakit? Quintin? Iyayakapin kita. Patawarin mo ako. Hindi ko na nasagot ang mga sulat mo. Alam ko kung gaan ka nasaktan. Pero inuulit ko. Patawad, Quintin. Patawad. Mahal kita, Ruby. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tututun sa plano mo. Pati itong tatandaan mo. Ano man ang mangyari, mahal na mahal pa rin kita. At hindi magbabagong damdamin ko para sa'yo. Ikaw pa rin ang babaeng nakaukit dito sa puso ko. Tanggapin mo na kasi.
na talagang hindi kayo para sa isa't isa ni Ruby. Marami pang babae dyan ah. Makakatagpo ka pa. Dahil gwapo ka. Kaya huwag ka nang malungkot. Naparami na tayo ng mainom, pre. Nahihilo na ako. Si Ruby lang ang mahal ko, pre. Siya lang. Wala lang iba. Nasasabi mo lang yan ngayon. Pero balang araw, makakalimutan mo rin siya. Hindi, friend. Mag-move on ka na kasi, friend. Kalimutan mo na siya. Hindi ko makakalimutan si Rami. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal. Friend, gabi na. Umuwi na tayo. Saka nasa gitna tayo ng daan eh. Baka may biglang dumaan na sa sakyan. Halika dito sa gilid. Halika. Halika, friend. Halika. Wala nang kwenta yung buhay ko eh. Gusto ko lang mamatay. Friend, ikaw na mo. Huwag ka magsalitaan ganyan. Friend, may paparating ng sakyan. Tabi tayo, friend. Tabi! Hindi ako tatabi. Magpapasagasa na lang ako. Ano kaya ang mangyayari kay Quintin? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kasabihan dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula. Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.